Welcome back and welcome back to Puerto Princesa, Palawan. It's around 6:40 a.m. and kalalapag lang namin. Alert level 1 dito ngayon sa Puerto Princesa as of April 2022. Walang pre-travel requirements. Pero kung pupunta kayo sa ibang destinations dito sa Palawan, like for instance, sa El Nido or ng Balabac Palawan, kailangan nyo mag-prepare ng mga pre-travel requirements. You need to secure an S-Pass bago kayo makabiyahe. Dahil na pa lang sa Manila, i-check nila yung approved S-Pass prior to boarding the plane. Actually guys, for any destination, pupunta lang kayo ng website ng S-Pass. Tapos doon, isa-search nyo lang yung destination na pupuntahan nyo. And doon, sasabihin kung meron bang required na S-Pass or wala. Yon. So, there, parang meron tayong centralized website, which is yung S-Pass website for the whole country yan. Doon yung mati-check kung required ng S-Pass yung destination na pupuntahan ninyo. So, in this case, etong Balabac Palawan is kailangan ng S-Pass, so nag-produce kami or nag-provide kami ng mga requirements, at ang kailangan para makapag-secure ka ng S-Pass is number one, vaccination card ninyo or vax cert, and then yung valid IDs and yung return tickets, and number four, yung confirmed booking ninyo dun sa destination na yun. Hintay na 1 to 2 days, and then dun yung malalaman kung approved kayo. Pwede ka naman mag-taxi, actually meron ng mga taxi dito. Saka tayong tricycle papuntang San Jose Terminal, which is yung terminal na merong mga van or bus na magdadala sa atin sa Rio Tuba. From there, another travel na naman, but let's talk about it later. So, I'll see you later. Bye! So, medyo in-underestimate namin yung time. Akala namin naabot kami, nag-breakfast pa kami doon. Wala tayong magagawa since DIY nga tayo. And kailangan namin sumakay pa ng another land travel na 30 minutes going to Buliluyan Port. Pwede rin kayong dumiretso na sa port na yon from Puerto Princesa. Imbes na mag-Rio Tuba kayo na, doon na lang kayo sa Buliluyan Port. Kung dadiretso kayo din guys, siguraduhin yung sure na merong biyahe. Kasi kung wala kayong abutan na biyahe doon, wala daw accommodation. Exactly. Finally, nandito na tayo ngayon sa Buliluyan Port. Pagdating niyo dito, maghihintay na kayo ng available na passenger boat going to Balabac. So, andun yun, no? Yun yung port, guys. Ayan, so, So, nandito tayo ngayon sa tourism office and nakita namin itong magandang map nila, ng map of interests. Ayan. Ito yung pwede nito tayo. So, gaya ng mga natanong namin, mga nabasa namin, yung iba, dumidiretso na island hopping pang Buliluyan Port, which is dito, sa port na to. Ito tayo, nandito tayo ngayon sa Buliluyan. So, andito yung mga i-island hop ninyo. Daiko Pasi, Early Baron. Onok Island, yung famous na Onok Island na pinakamaganda raw. Later part na lang sila, nagpupunta sa Balabac, main island, or sa town quarters. Now, in our case, mas ideal din na pumunta doon at doon mag-jump off, at doon mag-stay, kasi mas meron doon accommodation, mga makakainan. Although, hindi rin naman ganun karami, pero at least, mas may option ka. Dito kasi talagang medyo kawalan. May mga konting tindahan lang sa labas, pero talagang wala mga kabahay-bahay dito. So, yun na nga guys, kung saan kayo mas magiging komportable at mas makakatipid, yun ang gawin ninyo, pero just follow our itinerary. Yun na lang, kaya nga namin ito ginagawa para sa inyo. Mas marami pa kayong mapupuntahan kung talaga marami kayong time. Hindi lang yung mga island hopping na nakikita natin lagi sa mga social media posts. Eto pa, ang dami pa. Merong lighthouse, meron silang cave, waterfalls. Yun lang sa kaya, we'll see you later, bye! Sa passengers boat going to Balabac. Ang infrastructure for tourists ang
Balabac or ang Buliluyan Port. Wala ka talagang mapapagtanungan, walang marker mag-aalok, walang pupunta sa'yo mag-assist. Ikaw talaga, find your own way. Kasi hindi pa ganun ka-common na may mapupunta rin yung turista. Hindi ganun ka-common na dinadayo sila. Ang maganda naman dito, Tagalog pa sila. So, tanong lang kayo ng tanong. And then, na-figure out lang namin na eventually, every at least 30 to 40 minutes, meron ang darating na passengers boat. Tanong mo na lang kung tama yung destination kasi baka maiba ka lang sa ay. And bad thing about it is 500 pesos per pass. Medyo mahal talaga. So, kailangan mo talaga mag-ipon kung gusto mong dumayo dito. And mag-ipon din ang time dahil hindi sapat talaga ang 3 days, 4 days, 3 nights po dito. Unless mag-tour package ta, narat-rat naman yung schedule, which we don't like. Kaya kami nag-DIY. And another thing that you need to consider, 2 hours daw yung biyahe. Actually, worse kasi sabi ng iba, 4. So, malalaman natin mamaya yan kung ano ba talaga yung totoo. Nakagandahan lang, may bubong, saka malaki yung boat. Hindi yung pang-island hopping na boat lang. Passengers boat talaga. So, update you later. See ya. Bye! Welcome to JD's Lodge dito sa Balabac, Palawan. Sanduwag, and marami rin yung bathroom. Enough para i-accommodate yung mga rooms na nandito. So hanggang 8 rooms yata ito, if I'm not mistaken. Meron din mga aircon rooms sa baba. I wanna remind you na hindi dito modern and hindi dito well-developed. I mean, developed siya in a way na lahat naman ng basic na pangangailangan mo meron. Medyo malakas naman ang signal, ang cellular network, and mag-work yung data ninyo, lalo na kung smart. Pero mahina daw ang globe. Walang ATM machines, walang mga bangko, and walang gaanong mga modern establishments like yung mga kainan, mga fast food, ganyan. So, mga karinderya lang talaga, mga eatery lang talaga. Hindi rin ganong karami ang mga matutuluyan dito. Sa based on my research, dalawa lang talaga yung lumabas na options. It's na rin yung JD's Lodge. Pagdating namin dito, nag-register lang kami at nag-temperature check, and hindi na hiningi sa amin yung S-Pass or yung pre-travel requirements namin. Although, make sure pa rin na lagi nyo dala yung valid ID, vax certificate. Since pabago-bago yung mga travel requirements natin every now and then, make sure pa rin na mag-prepare kayo ng mga nire-require nila na kailangan nyo i-submit. Mabuti lang meron kaysa pagdating nyo dito, deny kayo ng entry. It's almost 2 p.m. so nag-prepare lang kami para lumabas and i-check out or mag-city tour or mag-DIY city walking tour kung ano man. Let's see kung anong kaya namin magawa ngayon. So, explore lang namin, hanap lang kami ng makakainan. Tingnan natin kung may makikita tayo mga boatmen dyan sa labas dahil kailangan natin maghanap ng makakausap para sa island hopping natin bukas, since after all, this travel is a DIY. So, lahat talaga on the spot lang namin i-discover or on the spot lang namin tutuklasin. Okay? Late lunch muna kami and pre-dinner na rin yon. So, yun lang sa ngayon. See you later. Bye! Ito nga pala guys, yung tinatambayan daw ng mga buhaya. Kasi doon sa kabilang side, yung bakawan, doon daw sila naatira. Oh, di ba guys? So minsan, napapadpad sila dito. Extra activity yan guys sa mga adventurous. Sa crocs hunting. Pero hindi safe guys, totoo, hindi to joke ha. Angangain talagang tao. Sumasampa. Kasi they used to be unaggressive years ago. And then mula daw nung pakainin nila ng baka, lagi na daw umaakit sa pampang. Kaya... sa gabi mo lang daw sila makikita kung gusto mo mag-crocodile hunting. Flashlighting mo lang daw yan. Makikita mo rin yung mata nila. Yes, lilisik ang mga giningin ng mga mata. Okay, so pasyal tayo guys. Let's go! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light. So, nandito tayo ngayon sa BTS Snack House. So, accidentally lang namin na-discover itong place na to, kalalakad namin, kaya hanap na makakainan kasi wala masyado talaga makakainan dito, karinderya lang. Luckily, natagpuan namin to dahil ang sarap ng mga snacks nila, ang mumura lang guys. Highly recommended, so large burger with cheese na and veggies, 55, 35 yung small, and yung mga milk tea nila is 70 lang, may cream cheese na. At ang sarap ng flavor, rich talaga yung matcha flavor. So, less than 200 or a little over 200, meron ka ng snack for two, diba? Di na masama, actually ito na rin yung late lunch namin, diba? And dali naman mag-discover
yung mga pages dito kasi parallel lang yung mga rooms. And sa tapat pa nito, ang kinaganda niyan, may bagong accommodation na hindi nyo pa makikita online dahil hindi pa talaga siya fully operational.